Magandang araw mga kalumads. Right now ay nagpapakain po tayo sa ating mga alagang native na manok. No? So pansinin niyo mga kalumads na may ibinitin tayo na dahon diyan. Which is press na press para sa ating mga alagang hayop, sa ating mga alagang manok. So sa hindi pa nakakaalam mga kalumads, yan po ay ang dahon ng Madre de Agua. No? So kung gusto niyong malaman kung ano ang kahalagahan o benepisyo ng Madre de Agua mga kalumads, mayroon po tayong existing na video na sa playlist po kung gusto niyong malaman. So as a summary lang po, no, magbibigay tayo ng kaunting kaalaman about Madre de Agua. So ang Madre de Agua mga kalumads ay isa po ito sa pinakamagandang food alternative na mainam na ipakain sa ating mga alagang hayop gaya ng manok, baboy, kambing, baka, rabbit at iba pa. So ang Madre de Agua mga kalumads ay nagtataglay ito ng pinakamataas o mataas na crude protein na kailangan ng ating mga alaga gaya ng mga manok upang ma-develop masyado ang kanilang mga muscle. So mas marami ang kaniyang mga laman kaysa kaniyang taba. So napakaganda mga kalumads. So kung mayroon kayong mga Madre de Agua dyan, no? Ang pamamaraan ng ating pagpapakain nito mga kalumads is pwede yung ganyan, yung ibibitin natin tapos kumbaga parang merienda ng ating mga alaga. At ang pangalawa, pwede rin natin itong gamitin, i-mix sa kanilang mga pagkain gaya ng feeds o anumang ginagamit natin ng mga patuka para sa kanila. Itatap natin yan ng pinong-pino and then i-mix sa kanilang pagkain. So napakaganda dahil bukod sa may malaking tulong ito sa kanila, sa kanilang meat, at higit sa lahat ay makakatipid tayo sa patuka mga kalumads. Dahil alam naman natin ngayon na sobrang mahal na ng feeds o patuka ng ating mga hayop, no? So ito na ang paraan upang, o ito na ang panahon na mag-isip tayo ng mga food alternative, mga pagkain sa ating mga alagang hayop na hindi naman masasakripisyo yung quality o ang ganda at sarap ng kanilang mga karne. Yun mga kalumads, no? Yun po ang ating kaunting kaalaman tungkol sa Madre de Agua. So ito po yung mga alaga natin, no? Uulitin natin, ito yung native. So ito yung ginawa natin na breeding pen. So siguro napansin yung mga kalumads na napakarami ng ating mga inahin o yung mga babaeng manok. So hindi pa kasi natapos yung sa kabila, no? So hahatiin natin yung mga manok natin. Ang ratio natin is 1:5 or 5:1, no? Isang lalaki at saka limang babae. So yan po kasi ang standard, no, para ma-achieve natin yung good fertility ng kanilang mga itlog. So matapos natin yung sa kabila, so hatiin natin yan. So mga kalumads, no, yan muna sa ngayon ang update natin. So kung bago ka pa lang sa ating channel, ang Lumads Agri TV, tayo po ay gumagawa ng mga videos about farming. So kasali na rin dito ang pag-aalaga ng manok, native na manok. And then tayo rin po ay nagtatanim ng mga punong prutas, mga halamang ugat. And then nagsishare rin tayo, gumagawa rin tayo ng mga videos at patungkol sa ating pamumuhay, simpleng pamumuhay dito sa bukid. So kung gusto mo ang content natin, baka naman makahingi tayo ng konting suporta mga kalumads. So ang ingay ng ating mga alagang manok. So please subscribe
like this video at huwag kalimutan na i-share, and then pakiclick na rin ng notification bell para maging update tayo sa mga susunod na mga videos na i-upload natin. So maraming maraming salamat mga kalumads, lalo-lalo na sa mga subscriber natin na walang sawang sumusuporta, tumitingin sa ating mga video. Maraming maraming salamat mga kalumads, no, sa inyong suporta sa ato ang vlog, ang Lumads Agri TV. So pinabati ko ng isang napagandang araw ating mga katutubo, ubo manubo, lahat ng mga tribe dito sa Davao City, mga Bisaya, Tagalog, English. Magandang araw sa inyo. So ingat tayo mga kalumads, ingat tayo palagi, no? God bless and see you next time sa ating susunod na mga videos na i-upload. Maraming maraming salamat. God bless and bye-bye.